Iniakyat na sa Korte Suprema ang mga petisyon kontra kay leading presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Ano-ano kaya ang magiging senaryo oras na magdesisyon ng kataas-taasang hukuman? Sa panayam ng Teleradyo, naniniwala si dating UP College of Law Dean Attorney Pacifico Agabin na bagamat pwedeng maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court, malabuan niyang mag-issue ito ng TRO bago ang June 30 batay sa track record ng Korte Suprema. Pero kung sakaling hindi katigan ng Korte Suprema si Marcos Jr., magkaibaan niyang magiging senaryo at uupong kapalit kung madidiskwalipika siya at kapag nakansila ang kanyang Certificate of Candidacy. Una ay cancellation ng Certificate of Candidacy. Opo. Ni Bongbong. Eh pag mag-TRO ng pagmanalo ang pagbibigyan visa ng Supreme Court, eh yung nakakuha ng second highest votes, si Lenny Robredo, will become our president. Pero may pero pala. Yung pangalawang petition, yung disqualification, pag ma-disqualify si Bongbong ng Supreme Court, opo, ang sa magiging presidente natin eh yung vice presidente si Sara Duterte. Samantala, naniniwala naman si Attorney Agabin na walang problema kung gawin ni leading vice presidential candidate Sara Duterte ang kanyang panunumpa sa June 19 basta tapos na ang proklamasyon ng Kongreso sa kanya. Wala ring problema kung hindi sila magsabay ng oath-taking ng nanalong pangulo. Nilino naman ni Attorney Agabin na simbolik lang ang ikinakasang panunumpa sa June 19, kaya hindi ibig sabihin na may dalawang nakaupong vice president ng Republika.